guys, welcome back sa my channel, Marifa. Kaya biyaw sa for today's videos ay ipapakita ko sa inyo ang represent ng pagbabalita ng aking anak na si Trisha May. Eh kaya biyaw, so ito na yon. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Trisha May kaya biyaw. Ito to ang nagbabagang balita mula sa Pasig. Dahil di umano, sa Pasig umaagos ang pag-asa. Ating tungayan ng Pasig, Pasig City have more artifacts than Pasig City Museum. It was mentioned by one of the past Pasig City of Mayor, Don Fortunato Concepcion, both by the Pasig City government and turned it into a house of history and artifacts. It was built in 1937, now it's 2021, so the Pasig City Museum was 84 years now. Pasig Cathedral, one of the oldest structures in the city. It was founded as a parish by the Augustinian missionaries on July 2, 1573, coinciding with the foundation of the town of Pasig. Initially, the parish was consecrated to the vision of Our Lady, but on April 25, 1587, was changed to the Our Lady of Immaculate Conception. Meralco Museum. The Meralco headquarters is still part of Pasig City, hence it's a part of museum tour. The company indeed has a lot of history, from its American leaders to the Filipino who headed them. While the ecological balance has been defined by a various online dictionaries as a state of dynamic equilibrium with a community of organism in which genetic the balance may be disturbed due to the introduction of a new species. Over the last 1,000 years, human impacts the land have increased. And the population of Pasig City last known is 755,300 year of 2015. This was 0.75% of total Philippines population. If population growth rate will be same as a period 2010 to 2015, plus positive 2.43% per year. Pasig population in 2021 will be 872,468. Previously, many people only used newspaper. It is to be that people used to know the news. Here are also the important pictures for interesting reading its contents. And because people enjoyed the newspaper, it shared a lot. But now you will not only see the news in the newspaper. You can see or listening radio, television, YouTube, or many video you will see. Mayroon din tayong mga batas na sinusunod tulad ng batas moral. Ano nga ba ang batas moral? Mula sa isa sa mga salita nito na moral, ang batas moral ay tumutukoy sa mga batay ng mga tao kung ano ba ang mga mabuting gawin at masamang gawin. Ang batas moral din ay para sa lahat ng tao at epektibo anuman ang lahi, bansa at kultura. Tulad ngayon, sa haba po ng panahon nakagawa din tayo ng batas moral dahil naging malayo tayo nakapagpasya kung sino ba ang iboboto natin at makapagbabago sa Pasig. Nakapagpasya tayo ng tama kaya naman sa Pasig umaagos ang pag-asa. Dahil na rin kay Mayor Vito Soto dahil tinutupad niya lang ang kanyang mga pangako at tungkulin bilang mayor ng Pasig. Narito ang ilang pagbabago sa Pasig noon at ngayon. Tulad na lang ng ilog Pasig, dati ay puro basura at kabayan. Ngayon ay napalinis at napaganda na ni Mayor Vico Soto dahil din dito gumanda ang takbo ng tubig sa ilog. At gumanda na rin tingnan ngayon. Pasig City Museum. Dati ay ganito ang itsura, para bang walang kabuhay-buhay at luman-luman na kung titingnan. Pero ito na po siya ngayon. Ngayon, tila bagong tayong struktura at kapansin-pansin na rin siya. Dahil sa ganda ng itsura at kulay ngayon, kumunod naman ay ang kilalang tower sa Pasig. Ito ay Pasig Revolving Tower, ang struktura na tinatawag na mutya ng Pasig. At ito ay tinayo sa tabi ng public market na ang tawag ngayon ay Pasig Mega Market, aka Pasig Palengke. Hindi rin binigyan pansin ng dating na kaupong mayor. Ilang taon o dekada na ang nakalipas. Ito na ang ngayon ang bagong itsura ng Revolving Tower. Wala lang yan sa mga artifacts na nabago at napaganda ni Mayor Vico Soto. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa dahil sa Pasig umaagos ang pag-asa. Yun lang po at maraming salamat. Muli ako po si Trisha May A. Kaya Biag nagbabalita.